Halos lahat naman ata tayo ay nakasakay na ng bus, mga kasangkay. Mapa-ordinary man o aircon. Gaya ko na lang na halos 10 taong sumasakay ng bus araw-araw nung nagtatrabaho pa ako sa Cubao. Siyempre, ito din ang madalas na sinasakyan natin kapag umuwi tayo ng probinsya. Sa ngayon ay marami na ang mga kilalang bus company dito sa atin. Gaya ng Victory Liner, 5 Star, Baliwag Transit, Jack Liner at marami pang iba. Pero alam nyo ba na isang kumpanya ng bus ang dating tinatawag na hari ng kalsada? Ito ang Philippine Rabbi, na isa sa pinakamatandang bus company sa bansa. At kung interesado kayong malaman kung ano ang nangyari sa Philippine Rabbi, yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng sibula, tagumpay at ang kasalukuyang estado ng Philippine Rabbi. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago pa lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Dito sa channel na Saraw Motors, ang Philippine Rabbi ay nagsimula din sa pagtatapos ng World War II. Magsisimula ang ideya kay Ricardo L. Paras, isang tubong tarlac na nung panahon ng gera ay naging bahagi ng guerrilla unit na nasa ilalim ng US Army. Isa sa mga naging trabaho ni Paras ay ang pag-aralan ng mga